Magandang araw Pilipinas, nandito naman tayo sa George Zero Vlogs. Mga kababayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe lang po, paki-like at saka paki-share ang video nito sa mga kababayan natin saan man sa mundo. Mga kababayan, another balita po, 6 na senatorial bills endorso ng League of Provinces. Tingnan na po natin kung sino po yung mga inendorso po ng League of Provinces. Mga kababayan, ayon po sa Philippine Star ngayon, April 14. 6 na kandidato pagkasenador ang official ng inendorso ng League of Provinces of the Philippines or LPP batas sa survey na isinagawa ng grupo mula pa noong December 2021 ayon kay LPP President Governor Presbitero Velasco Jr. Kabilang sa mga napiling suportahan ng grupo ang mga sumusunod na senatorial candidates. Escudero Gatsalian Villanueva Migsuberi Mac Villar at saka si Deputy Speaker Lorin Rigarda, mga kabayan. Ani Velasco, nagkasundo ang 81 gobernador na membro ng LPP na magsagawa ng survey upang kilatisin at pumili ng mga senatorial candidates na may naiambag at may malaki pang maitutulong sa mga lalawigan. 6 na kandidato ang napili batay sa resulta ng survey na inilabas lamang ngayong Abril, mga kabayan. Ulitin ko po, 6 na senatorial candidates ang inendorso po ng League of Provinces. Sabi po ni Velasco, nagkasundo. Or sa ilalim ng LPP members, sinabi ni Velasco na kailangan ng mga gobernador ang kaalyado sa Senado upang isulong ang kanilang legislative agenda at ipagpatuloy ang mga nasisimulan tungo sa fiscal at local autonomy ng local government units. Lubos namang nagpapasalamat si Nationalist People's Coalition Senatorial Candidate Lorin Rigarda na siya ay napabilang sa 6 na senatorial na suportahan ng LPP at ang 81 gobernador na kasapi sa Liga. Pamakailan ay endorse ni Pangulong Duterte si Rigarda matapos purihin ang kanyang karanasan at mahabang serbisyo publiko. Ayon po sa Pangulo, karapat dapat ibalik si Rigarda sa Senado dahil marami pa daw niyang siyang matutulungan Pilipino. Inendorso rin si Rigarda ng TUCP or Trade Union Congress of the Philippines at iba't ibang mayors league sa bansa. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa bahayag ni Attorney Vic Rodriguez na tigilan na ang paninilang Attorney Vic Rodriguez kay Robredo. Ayon po sa balita ng Maharlika TV, mga kababayan, tinawag na deception o paninilang ang tagapagsalita ni presidential frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Attorney Vic Rodriguez ang aligasyon ni opposition standard bearer Vice President Lenny Robredo na ang company BBM ang nasa likod ng picking 6 video ng kanyang panganay na anak na si Aika, mga kababayan. Nagbibintangan po si BBM na siya po ang source ng naturang 6 video, mga kababayan. Sa statement, sinabi ni Rodriguez na ang net trust rating ni Marcos na 53% ang nagtulak sa kanila na ipagpatuloy ang positibong pangangamba niya kasi po ni kailanman hindi po naging negative campaigning ang ginawa ni BBM kundi puro positive campaigning po. Kaya marami po ang sumusuporta kay BBM dahil ang kanyang mga katunggali ay pilit na pinababagsak. Pilit po na pinababagsak si BBM Biro dahil sa paninira sa kanya mga kababayan na hindi po nabra ang negative campaigning ng Piglawan.
ang sabi pa dito sa balita, Mrs. Robredo on her yellow crew can no longer deceive the Filipino people as we have all been awakened from their propaganda of lies, falsehood, and politics. Si Chad Pan Rodriguez na tila iniuwasan itong tukuyin at si Robredo bilang vice presidente. In the spirit of Lent, I admonish you not to pass across your brand of fake, hateful, negative, and gutter politics. Pahayag pa ni Rodriguez patungkol kay Robredo kasabay ang pagsasabi enough of your decisions. Yan po ang pahayag ni Attorney Rodriguez. Una nang tinuro ni Robredo ang kampo ni Marcos na umano'y source. Yan po ang smear campaign laban kay Aika. Ang nakakatandang Robredo ay malayong pangalawa sa Uniting member na si Marcos batay sa nakahuling presidential survey. Ito po naman ang lagi pong agwat ni BBM sa pangalawang sa kanyang pangalawang kalaban na si Robredo, mga kababayan. So sa palagay ko, sa aking opinion lang, hindi na po nila kayang hagulin pa ang numero ng BBM dahil na po na sunod-sunod na ng mga survey ng BBM ay napakataas po ng agwat. Kaya ang gawin lang natin, mga kababayan, na ayun na din mga pagmadyag, ipagpatuloy mo natin ang ating inumpisahan, kung ano po ang ating inumpisahan na pangungumpanya para kay BBM, para siya ang magiging 17th president sa bansang Pilipinas, ay ipagpatuloy lang po natin, magiging magmadyag po tayo. Presidential Frontera Nagbumbong Marcos has based his campaign solely on his all for unity anchored on the strengths and merits of his vision and platform for the future of our country. Ito po yan. Ang palaging binibigkas po ni BBM, mga kababayan, ay pagkakaisa. Pagkakaisa ng bansang Pilipino, pagkakaisa ng bawat Pilipino, at palakasin, pagandahin ng or ang buhay ng bawat Pilipino, mga kababayan, dahil nagigit naman natin, lubog na po tayo sa utang ang dahil na po sa mga farmers, mga internet farmers po, napakataas ang mga buno, napakamura ang kanilang produkto, internet, ang dami na pong gumagamit ng internet sa Pilipinas, kaya nagigit natin na napaka-slow pa rin ang internet at saka brownouts po. Still, up to this time, we are still experiencing brownouts. Na dapat po ay pala continuous po ang electricity dahil sa mga negosyo, sa mga nag-aaral at iba iba pa na nangangalaman po ng kuryente, mga kababayan. Kaya yung suporta na ibinibigay natin kay BBM ay tuloy-tuloy lang po. Huwag tayong maging manlamig, magbago sa ating mga ginagawa. Simula po nung inumpisa natin ang ganitong pangungumpanya para kay BBM, mga kababayan. Yun po ang balita, mga kababayan. So hanggang sa muli, George R. Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe po, mag-like, mag-comment, at saka i-share ang video nito para sa mga kababayan natin po na wala pong na hindi po nakakapanood or nakakarinig sa video ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, George R. Vlogs.